Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lucinda. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa hindi malilimutang karanasan namin ng nakakatanda kong kapatid na si Larissa. May nobyo po siya noon na itago na lang natin sa pangalang Onyok. Halos isang taon na rin po ang relasyon nila ng kapatid ko. Ngunit ni minsan ay hindi pa niya ito naimbita na pumunta sa kanilang bahay upang ipakilala ng formal sa kanyang pamilya. Nagkakilala lang po kasi sila sa trabaho dito sa aming lalawigan sa Negros Oriental. Kaya naman tuloy nagtataka ako kung talaga bang seryoso siya sa kapatid ko o hindi. Gustuhin ko man pong magtanong sa ate ko ay hindi ko po magawa dahil baka isipin naman niyang nanghihimasok ako sa relasyon nila. Isa pa, Kuya Barry, mas matanda naman po siya sa akin. Kaya naniniwala naman po akong alam niya ang dapat niyang gawin. Isang araw, bigla akong niyaya ng kapatid ko at sinabing pupuntahan daw namin ang kanyang nobyo doon sa kanila upang surpresahin dahil kaarawan po niya. Paano na naman ate, di ba hindi mo naman alam kung saan ang eksaktong address niya? Tanong ko sa kanya. Ang tanging alam lang kasi namin ay ang probinsya niya, ngunit hindi namin alam kung saan mismo roon. Basta, sa Sikihor, magtanong-tanong na lang tayo sa mga taga roon pag nandoon na tayo. Ano? Sa lawak ng Sikihor, magro-road trip tayo nang walang kasiguruduhan dun sa pupuntahan natin. Naku ate, ayoko. Patuloy na reklamo ko sa kanya. Ah, ganoon, sige, ganyan ka. Sige lang, kung ayaw mo kong samahan, okay lang naman. Pero wala kang allowance na makukuha sa akin for 1 month. Mataray na sambit niya sa akin, sabay talikod. Kamot ulo naman akong napanguso. Wala tuloy akong choice kung hindi ang sumunod sa kanya dahil parating niyang ginagamit ang rason na hindi niya ako bibigyan ng allowance sa tuwing tatanggihan ko siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kung kaya't Kuya Barry, alam na dis. Mabilis kaming nag-ayos at nagsimula ng bumiyahe, lula ng kotse na si ate mismo ang nagmaneho. Ilang oras din ang dumaan ay narating namin ang probinsya ng Sikihor. Tulad nga po ng sinabi ni ate ay nagtanong-tanong kami sa mga tao na naroon kung may kakilala nga ba silang Onyok Hernandez. Subalit, sa ilang oras naming paikot-ikot sa nasabing probinsya at patanong-tanong sa mga taong nakatira doon, ay ni isa po ay walang nakapagsabi sa amin na may nakakakilala sa taong hinahanap namin. Pare-pareho lang po parati ang kanilang mga sagot sa amin, Kuya Barry. Wala raw silang kilalang Onyok Hernandez at wala raw taong may ganoong pangalan na nakatira sa lugar nila. Sa puntong iyon ay nagsimula na akong makapag-isip ng kung ano-ano at maging nega. Kung kaya't pinilit ko na si ate noon na umuwi na lamang dahil gabi na rin at hindi rin namin masyadong kabisado ang lugar, Kuya Barry. Mahirap na't baka kung ano pa ang mangyari sa amin doon. Ate naman, umuwi na tayo. Sabi ko naman sa iyo hindi natin siya mahanap ng ganun. Wala tayong address. Gabi na ate. Natatakot ako rito. Nag-aalalang pakiusap ko sa kanya na bakas ang takot sa boses. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si ate sa kotse na halata ang kanyang pagkadismaya sa mukha. Makailang beses siyang napabuntong hininga bago binuksan ang makina ng kotse at sabay wika, "Ay, tara na, alisa tayo." Hindi pa man kami tuluyang nakakalayo ay bigla na lamang pong may isang lalaking mabilis na tumakbo patawid sa daan dahilan para magulat kaming dalawa ni ate. Dali-dali niyang tinapakan ang preno ng sasakyan, ngunit huli na ng mukhang nabangga niya ang lalaki. Kabado kami pareho na lumabas sa kotse upang tignan ang lagay ng nabanggang lalaki. Laking gulat namin nang makilala kung sino iyon. Onyok! Gulat na sambit ni ate at inalalayan ang kanyang nobyo
na mabuti na lamang ay hindi naman napuruhan. Ay, umalis na kayo rito, tugon ni Onyok na ikinakunot ng aking noo. Ang inaasahan kong magiging reaksyon niya ay magugulat din siya nang makita kami at magtatanong kung bakit kami naroroon ni ate. Ngunit iba pala ang sasabihin niya. Hindi ko inaasahan na papaalisin niya kami kaagad. Bakit? Ano kaya ang dahilan niya? Pero bakit? Hindi na naituloy pa ni ate ang kanyang mga sasabihin nang bigla na lamang namula ang mga mata ni Onyok at bigla na lamang siyang nagpalit anyo bilang isang aswang. Nagkatinginan kami ng aking kapatid na puno ng pagkagulat. Ate, umalis na tayo! Tarantang sigaw ko, napilit siyang hinihila. Ngunit ewan ko ba kung bakit, pero sa halip na umalis siya, sa harap ng nilalang na iyon, ay nanatili lamang siyang nakatayo habang nakatulala. Ate, ano ba? Hindi siya ang nobyo mo. Aswang yan! Malakas na atungal ang pinakawalan ng nilalang sa mismong harapan ni ate na animoy itinataboy siya nito. Kaya naman doon lang natauhan si ate at saka lamang siya kumilos mula sa kanyang kinatatayuan at mabilis na pumasok sa kotse. Agad niya itong pinaharurot paalis sa lugar na iyon. Iyak nang iyak si ate habang bumabiyahe papalayo. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Barry, ay hindi pa rin po kami makapaniwala sa aming mga nasaksihan at nalaman ng gabing iyon. Marahil ay iyon ang dahilan kung bakit kaya hindi nagawang dalhin ni Onyok sa kanilang lugar itong si ate at ipakilala sa kanyang pamilya. Dahil ayaw niyang malaman ito ang katotohanan at katakutan o layuan siya ni ate. Magmula po noon ay hindi na rin po siya nagtangkapang magpakita kay ate. Siguro batid niyang wala ng rason para maging sila matapos ng mga rebelasyong naganap. Dahil kahit na sino man siguro ay hindi gugustuhing magkaroon ng isang nobyo na isa palang aswang. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito, Kuya Barry. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at nagbigay oras upang ito ay mapakinggan. Lubos na gumagalang, Lucinda. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Barry, at maging sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Jonah. Hayaan niyo po sanang maibahagi ko rin sa inyong mga tagapakinig ang isang kwento ng kababalaghan na hindi ko po malilimutan kasama ang aking mga kaibigan. Anim po kaming magkakaibigan noon, 2 lalaki at 4 babae. Pare-pareho po kami ng paaralan na pinapasukan, ngunit magkakaiba ang kurso na aming kinuha. Graduating na po sana kami noon sa college. Mga ilang linggo na lang at aakyat na rin kami sa stage at tatanggap ng diploma. Ngunit bago iyon ay napagdesisyonan naming magtutropa na gumala muna kahit sa huling pagkakataon bago man kami maghiwa-hiwalay ng landas pagkatapos naming graduate, sapagkat paniguradong magiging abala na kami sa mga magiging trabaho namin pagkatapos. Uy, sigurado yan ha, bukas ha, walang mahuhuli, kung hindi magko-commute kayo mag-isa. Pabirong wika ni Inigo na siyang magdadrive para sa mahaba-habang magiging road trip namin para bukas patungong bundok. Mahilig kasi kaming magkakaibigan na umakyat ng mga bundok at mga burol, kaya naisipan namin na iyon naman ang puntahan dahil matagal-tagal na rin kami simula ng huli namin gawin iyon, Kuya Barry. Palagi na lang kasing dagat ang pinupuntahan namin at medyo nakakasawa na rin po. Kinabukasan ay maaga akong gumising upang ihanda ang aking mga gamit at pagkain na dadalhin ko. Mabilis din po akong nag-ayos ng aking sarili dahil excited na excited talaga ako sa pupuntahan namin. Ilang sandali pa
nang makontento na ako sa ayos ko at matapos ko masiguro na kumpleto na ang lahat ng aking dadalhin, ay lumabas na po ako ng bahay at nagtungo sa waiting place namin. Tulad ng inaasahan ko ay naroroon na silang lahat at mukhang ako na lang ang inaantay bago kami tuluyang umalis. Kung kaya't wala na kaming sinayang ng oras pa at nagsimula na kaming bumiyahe. Isang malaking van ang aming sinakyan, Kuya Barry. Dahil mahaba-haba ang magiging road trip namin, ay nagkwentuhan muna kami upang kami ay hindi mabagot o kaya na may dalawin ng antok. Maya-maya pa ay napansin kong walang imik si Yana at parang ang lalim ng kanyang iniisip. Huy, parang ang lalim naman ang iniisip mo. May problema ba? Usisa ko rito. Napatingin naman siya sa amin at napabuntong hininga bago siya sumagot. Ay, kanina kasi may nakasalubong akong matanda. Panimula niya sa amin. Kaya naman ay interesadong naghintay sa mga susunod pang sasabihin ito. Maging si Inigo na nagmamaneho ay napatahimik din upang pakinggan siya. Hindi ko siya kilala eh, pero bigla na lang niya akong hinawakan sa braso. Tapos nun, binalaan niya ako na kung saan man daw ako pupunta ay huwag na daw akong tumuloy pa dahil may mangyayaring masama. Lalo't bawal daw sa mga graduating students ang magpagala-gala bago ang nalalapit na graduation. Hindi ko naman alam kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Kahit wala naman akong binanggit sa kanya. Mahabang salaysayin niya na hindi pa rin maalis sa itsura ang pag-aalala at takot. Hindi ako nakatugon sa mga sinabi niyang iyon, Kuya Barry. Napaisip ako saglit. Parang narinig ko na nga rin ang tungkol sa mga pamahiin na iyon, tungkol sa mga graduating students. Kaya naman talagang nakakabahala po. Siguro kahit ako rin ang sabihan ng ganoon ay mag-aalala din ako at matatakot. Magsasalita na sana ako noon upang sabihin sa kanila na kung maaari ay bumalik na lamang kami upang sigurado na walang mangyari sa amin. Subalit naunahan ako ni Belia nang magsalita ng hindi pala naniniwala sa mga sinabi ni Yana. Ano ka ba? Hindi naman totoo yung ganyan. Tingin ko may problema lang sa pag-iisip ang matandang nakasalubong mo kanina. Kaya kung ano-ano ang pinagsasabi nun sa'yo. Paano kung totoo nga yun? Sabat ko naman. Okay, enough, okay? Huwag na kayong maging nega. Walang mangyayaring masama. Mag-enjoy na lang tayo. Wala na kaming nagawa pa ni Yana nang sumang-ayon na sa sinabi ni Belia ang iba pang tropa. Apat sila, Kuya Barry eh. Siyempre, talo kami dahil dalawa lang kami ni Yana, kaya sila ang masusunod. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagpatuloy ang aming mahabang biyahe hanggang sa nakarating na kami sa isang malubak at masikip na lupang daanan. Senyales na malapit na kami sa bundok. Tanaw na rin namin mula sa bintana ng van ang makakatabing puno mula sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa, habang patuloy na umaandar ang van na aming sinasakyan, ay bigla na lamang may lumitaw na isang itim at malaking ibon doon sa harapan at aksidente itong nabundol ni Inigo. Uy, ano yan? Tanong niya na halata ang pagkagulat at takot nang makita niya sa bintana ng unahan ng van ang mga dugo nito. Maging kami, Kuya Barry, ay nagsimula na ring makaramdam ng kakaiba dahil sa nangyari. Hindi kaya sinyalis na iyon na mali nga talaga na gumala pa kami? Lumabas sina Inigo at Lucio upang tignan kung saan galing ang kakaibang ibon na iyon. Ngunit agad din silang bumalik sa loob ng sasakyan nang sunod-sunod na lumapit sa kanila
ang iba pang mga kasamahan nito na tila ba ipinaghihiganti ang kasamahan nilang namatay nang mabundol ito ni Inigo. Naku, ang dami na nila. Kailangan na natin umalis dito. Ang buong akala po namin ay hindi na kami susundan pa ng mga itim na ibong iyon matapos nilang makapasok sa van. Ngunit maging sa bintana ng sasakyan ay hindi sila umalis at pinagtututok-tok nila iyon gamit ang kanilang mga tuka. Hindi po kami makapaniwala na gamit lamang ang kanilang maliliit na tuka ay magagawa nilang butasin ang bintana. Noong una'y maliit pa lamang naman ang butas na nagawa nila, subalit patuloy na lumalaki iyon hanggang sa tuluyan ng may isang ibon na nakapasok. Nataranta kaming lahat at patuloy itong tinaboy palabas, ngunit hindi natinag ang nasabing ibon. Hindi tuloy makapag-focus si Inigo sa kanyang pagdadrive dahil malilikot kami sa loob. Palubog na rin noon ang araw at unti-unti nang bumabalot ang dilim sa paligid. Maya-maya pa ay natigilan kaming lahat nang may marinig kaming isang malakas na kalabog. Kasunod noon ay tumagilid din ang van. Malutong na nakapagmura si Inigo at kinakabahang napatingin sa amin. Huwag kayong gagalaw! Nahuhulog ang kalahating parte ng van. Kapag hindi napanatili ang balanse nito, sabangin ang bagsak natin. Usal niya na halatang naiiyak na siya, Kuya Barry. Pinilit namin na huwag gumalaw. Ngunit dahil hindi kami tinantana ng mga ibon, napilit pa rin kaming inaatake ng mga oras na iyon, ay nawala na nga po ng balanse ang aming sasakyan. Dahilan para tuloy-tuloy itong mahulog sa bangin. Sapuko ang aking dumudugong ulo matapos naming bumagsak sa bangin. Napatingin pa ako sa aking mga kasamahan sa pagbabakasakaling tulad ko ay ligtas din sila. Ngunit bigo po ako, Kuya Barry. Hindi na sila humihinga pa ng mga sandaling iyon. Napaiyak na lamang ako dahil sa mga nangyari. Hindi ko akalain na ang dapat ay masayang gala namin ay mauuwi pala sa isang kapahamakan na hindi namin inaasahan. Marahil ay kung pinaniwalaan lang sana namin ang mga sinabi ng matanda noon kay Yana na huwag na kaming tumuloy pa sa pupuntahan namin, ay buhay pa sana ang mga kaibigan ko hanggang ngayon. Sana'y sama-sama kaming nagtapos at marahil kagaya ko ay may mga pamilya na rin sana sila ngayon. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nakaligtas pa ako noong gabing iyon. Nakaligtas man ako ay nananatili pa rin sa akin bilang isang masamang bangungot ang nangyari kahit matagal na panahon na iyon. Ganoon pa man, Kuya Barry, ay kailangan ko pa rin magpatuloy sa buhay kahit wala na ang aking mga kaibigan. Hangad ko na lamang na kung saan man sila ngayon ay sana ay payapa na sila. Dito ko na po tatapusin ang masalimuot na kwentong ito. Naway magsilbi itong aral sa iyong mga tagapanginig, Kuya Barry. Maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo upang basahin ito at ibahagi sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Jonah. Isang magandang araw po sa lahat ng mga kasundo, lalong-lalo na sa ating narrator na si Kuya Barry. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Luz Viminda. High school student pa lang po ako noon nang maranasan ko ang isang hindi kapanipaniwalang pangyayari sa aking buhay. Pumasok noon ang aming guro, dala ang isang magandang balita na magkakaroon daw kami ng tour sa probinsya ng Albay. Siyempre, lahat ng kaklase ko ay natuwa dahil sa balita pong iyon. Maliban lang po sa akin. May narinig na kasi akong kwento noon na hindi ko lamang matandaan kung kanino o saan galing, pero ang natatandaan ko po ay nakakatakot daw ang nasabing probinsyang iyon. Dahil may mga gumagala raw doong nilalang na hindi pangkaraniwan,
katulad na lamang ng mga aswang, kapre at iba pa. Kaya naman, nang magtanong ang guru namin kung sino-sino ang sasama, ay ako lamang po ang tanging hindi nagtaas ng kamay. Nagtakatuloy ang kaibigan kong si Hana at tinanong ako, "Oh, bakit hindi ka sasama? Bakit?" Malungkot na tanong niya. At dahil ayaw ko naman po talagang sabihin sa kanya ang tunay na dahilan ko, lalo't hindi pa naman ako sigurado kung totoo nga ba talaga ang kwentong iyon, ay napilitan akong magbigay sa kanya ng iba pang rason. Wala kasing pera ngayon sina mama at papa. Wala akong pangbayad. Sagot ko sa kanya na totoo rin naman talaga. Mahal din kasi ang babayaran namin para lang sa isang araw na tour na iyan. O sige, ganito na lang. Sasabihin ko kay mama na pahiramin ka. Kaya sumama ka na ha. Pamimilit niya sa akin, Kuya Barry. Tatanggi pa sana ako noon, ngunit hindi na ako nakapagsalita pa nang sabihin ng guru namin na kung sino man ang hindi sasama ay mag-i-interview na lang po daw ng 10 hanggang 12 professional na katao tungkol sa kanilang trabaho. Kaya naman, nang marinig ko po iyon, ay agarang nag-iba na ang isip ko at napag-desisyon ng sumama na lamang sa tour namin. Kinabukasan, pasado 5:00 pa lamang ng umaga, ay nagtipon-tipon na ang lahat sa paaralan upang doon hintayin ang bus na susundo sa amin. Hindi nga nagtagal ay dumating din agad ito. Kaya nagunahan ang mga estudyante sa pagsakay sa pwesto na gusto nila. Isa na po ako doon siyempre. "Excited na ako sa road trip natin sa Albay, friend!" Buong galak na wika ni Hana nang makaupo na kami. Nginitian ko na lamang siya bilang pagsang-ayon. Ilang sandali lang ay nagsimula na rin kaming bumiyahe. Todukuhan naman ng litrato ang iba kong kaklase sa mga magagandang tanawin na dinadaanan namin. Habang ako naman ay puwerteng nakaupo lamang habang nakikinig ng radyo na nagmumula sa bus. Makalipas ang mahigit 4 oras na mahabang biyahe ay nakarating na rin kami sa Albay. Napahanga kami lahat nang bumungad sa amin ang napakagandang tanawin doon, Kuya Barry. Hindi ko inakala na ganoon pala kaganda ang mga lugar sa naturang probinsyang iyon. Buong akala ko noon ay iyon na iyon. Ngunit mas may igaganda pa pala ang lugar, lalo na nang magsimula kaming mag-ikot-ikot at pumunta sa mga parks, caves at iba pang tourist spots dito. Mabilis namang lumipas ang mga oras nang hindi namin namamalayan dahil masyado kaming nawili sa mga lugar na aming pinuntahan. Kung kaya't hindi na namin namalayan pa na pasado 6:00 na pala ng gabi. Kung hindi pa kami tinawag ng aming guru upang bumalik sa bus, marahil ay inabutan na kami ng hating gabi na abala pa rin sa pagkuha ng mga litrato. Nang makabalik na ang lahat sa bus, ay lumarga na rin ito kaagad. Dahil mapangalim na raw sa daan, lalo na kung mas gagabihin pa kami lalo. Ewan ko ba, Kuya Barry, pero ang saya na nararamdaman ko noon ay biglang napalitan ng pangamba. Bigla ko tuloy na alala ang kwento tungkol sa probinsyang iyon. Inisip ko noon na marahil ay hindi naman iyon totoo dahil nga sa ganda ng lugar. Ni hindi mo aakalaing pinamumuhayan ito ng mga masasamang nilalang. Hindi pa man kami nakakalayo ay bigla na lamang huminto ang bus sa aming sinasakyan. Ayon sa driver nito ay na-flat daw ang isang gulong kung kaya't kailangan nitong palitan. Sa puntong iyon ay hindi maiwasang kumabog na ng sobrang bilis ang aking dibdib, Kuya Barry. Dahil sa madilim na bahagi pa naman kasi huminto ang sasakyan at wala kaming ibang mahingian ng tulong doon dahil walang mga kabahayan. Ilang sandali lang ang lumipas habang abala ang driver sa pagpapalit ng gulong ay nagulat kaming lahat nang bigla na lamang kaming makarinig ng mga alulong sa paligid. Tila ba may mga asong nauulol?
dahil doon ay napuno ng ingay ang bus dahil sa sari-saring naging reaksyon ng aking mga kaklase. Takot at pag-aalala ang namutawi sa aming lahat. Maya-maya pa ay natapos na rin ang pagpapalit sa gulong ng aming driver, kaya sumakay na ulit siya sa bus. Ngunit bago niya pa man tuluyang mapaandar ang bus, ay bigla na lamang may humarang na isang nilalang sa aming daan. Nalaki ang aming mga mata dahil nakita naming namumula ang kanyang mga mata. May maitim na balahibo, mahahabang kuko at nakakatakot na itsura. Nagsigawan ang lahat ng mga estudyante at napasigaw kaming lahat dahil sa labis na takot. Aswang! May aswang! Natatarantang sigawan ng karamihan habang ang iba naman ay nag-iiyaka na. Mabilis na lumundag ang aswang sa taas ng bus na mas lalo naming ikinatakot. Agad namang pinaandar ng driver upang ihulog ang aswang na nasa ibabaw ng bus. Ngunit sadyang mahigpit ang pagkakakapit nito. Ilang sandali pa nang malapit ng mabutas ng nilalang ang bubong ng bus ay mabilis at buong puwersang iniliko ng driver ang sasakyan na naging dahilan upang tuluyang mahulog ang aswang at hindi na kami nasundan pa nito. Nag-iiyakan pa rin ang mga estudyante dahil maski ako Kuya Barry ay ngayon lang ako nakakita ng ganoong nilalang. Nagpapasalamat ako na walang sino man ang napahamak sa amin ng sandaling iyon. Kuya Barry, nakauwi naman kami ng ligtas. Ngunit hanggang ngayon ay naririto pa rin sa aking dibdib ang takot dahil sa kahindik-hindik na pangyayaring iyon. Simula noon ay hindi na po ako kailan pa sumama sa mga tour sa paaralan dahil natatakot na ako maulit pa ang nangyari. Baka sa susunod ay hindi na kami makauwi pa dahil napagpyesa na kami ng mga masasamang nilalang na patuloy na nambibiktima ng mga inosenteng mamamayan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry, at maraming salamat sa oras upang ito ay basahin. Lubos na gumagalang, Luz Veminda. Kamusta po, Kuya Barry, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel? Itago mo na lang ako sa pangalang Arman. 25 anyos pa lamang po ako nang mangyari ang malagim na karanasan. Nang dahil po sa isang baryo, ay muntik na kaming mapahamak. Mabuti na lamang at maraming pangyayaring hindi inaasahan ang naganap. Isa po akong estudyante sa isang universidad, Kuya Barry. Pangarap ko pong maging isang doktor, kung kaya't patuloy po akong nagsisikap at nagsusunog ng kilay. Masasabi kong maayos naman po ang aming pamumuhay. May maayos na tirahan at sapat na pagkain sa hapag. Apat kaming magkakapatid at ako ang bunso, Kuya Barry. Kung hindi nyo na itatanong, may katandaan na po ang aking ina at matagal na akong ulila sa aking ama. Nagsimula po ang lahat ng mapagdesisyonan naming pamilya na magbakasyon sa isang baryo sa Panay. Nais po namin sulitin ang bakasyon at magpahinga malayo sa trabaho at pag-aaral. Tandang-tanda ko pa po nang inabot rin kami ng ilang araw na paghahanda, Kuya Barry. May kalayuan kasi ang lugar kung kaya't kanya-kanyang bitbit at bili ng mga kakailanganin. Hanggang sa dumating na nga ang tatlong araw ng aming pag-alis. Masasabi kong sabik na sabik po talaga ang lahat, Kuya Barry. Dumating na ang aming inarkilang sasakyan at agad na po kaming lumarga. Kung hindi nyo po na itatanong, ang lugar ng aming tutunguhin ay isang liblib na baryo. Ito po ay napili naming puntahan
dahil sa dito naninirahan ang magagandang tanawin at pasyalan na gawa sa kalikasan. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman ang aming biyahe. Hanggang sa ilang oras ang lumipas ay sumaglit muna kami sa isang karinderya, Kuya Barry, upang mananghalian. Malilinis naman ang putahe at halatang masarap dahil sa mahalimuyak na aromang pumapasok sa butas ng aking mga ilong. Matapos matugunan ang kalam ng sikmura ay saglit kaming nagpahinga. Maya-maya pa ay nagwika ang tindera, Kuya Barry, at tinanong kung saan ang aming tungo. Doon nga ay ipiniliwanag ko sa ali ang lahat. Pagkatapos magwika, kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mukha. Nabitawan niya pa nga ang hawak niyang sandok at nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay. Nakiusap ang babae na huwag na kaming tumuloy dahil mapanganib ang lugar na iyon. Tumango naman kami bilang pagsang-ayon at paggalang sa kanya, Kuya Barry. Ngunit nagbingi-bingihan ang aking mga kapatid. Pinakiusapan ko silang bumalik na, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumang-ayon ang mga ito. Ayaw na nilang bumalik dahil sa malayo na ang aming nabaybay ng mga panahong iyon. Kinabahan na po talaga ako, Kuya Barry, at masama na ang aking kutob. Ngunit isinantabi ko na lamang ang aking nararamdaman at ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Hanggang sa maya-maya pa, agad na naming nalisan ang lugar na iyon. Sa kalagitnaan ng biyahe, agad kong inalis ang pangulong hatinig nang marinig namin ang malakas na pagsabog. Dali-dali kaming lumabas, Kuya Barry, upang sipatin kung ano nga ang nangyari. Bumungad sa aming harapan ang wasak na goma ng sasakyan. Wala kaming nagawa kung hindi ang maghintay, Kuya Barry, na maayos na lang ito ng driver. Tumulong na nga ang aking mga kapatid upang mas mapadali ang trabaho hanggang sa maya-maya pa ay napadaan ang isang matanda. Tantya ko, Kuya Barry, na nasa dapit hapon na rin yon ng kanyang buhay. May kabuktutan ang likuran, puting-puti ang buhok at ugod-ugod kung maglakad. Nagulat ako nang lumapit ang matanda kina Kuya at tinulungan sila sa kanilang ginagawa. Dahil sa mainit ang ulo ng aking kapatid, agad niya itong hinawi at napaatras ang matanda. Nakakaabala raw po kasi ito sa kanyang ginagawa. Kung hindi niyo po na itatanong, medyo kakaiba po kasi ang ugali ng aming panganay na kapatid. Barumbado at mainitin po talaga ang ulo nito. Masyado pa po itong matapobre sa taong nakakasalumuha. Balik tayo sa kwento, Kuya Barry. Dahan-dahang naglakad ang matanda patungo kay Kuya. Tiningnan siya nito mata sa mata at sinermonan. Bigla po akong nagulat sa sumunod na mga nangyari. Hindi nagustuhan ni Kuya ang kanyang mga narinig, kung kaya't hindi na ito nakapagtimpi pa. Agad nitong sinikmuraan ang matanda, Kuya Barry, at ito'y bumulagta sa lupa. Sumuka pa ito ng dugo at animoy hinahabol ang kanyang hininga. Namutawi sa akin ang sobrang awa, Kuya Barry. Tinulungan ko siyang makatayo at nakita kong may pinulot ang matanda sa sahig. Hindi ko na lamang ito pinansin dahil sa inaalala ko ang kalagayan ng matanda. Gusto ko na nga talagang batukan ng aking kuya ng mga oras na iyon, Kuya Barry. Nang makatayo, agad na nagpasalamat ang matanda at dahan-dahang naglakad papalayo.
nag-iwan ito ng matalim na titig at makahulugang ngiti sa aking kapatid. Lumipas ang ilang oras at nagawa na naming makabalik sa biyahe. Talagang nagalit ang lahat kay Kuya dahil sa kanyang inasta. Kung hindi niyo pala na itatanong, hindi po nagawang makasama ng aking mama dahil may iniinda po itong karamdaman, Kuya Barry. Lumipas ang ilang sandali, nagawa na naming marating ang baryong magbabandang alas 6 na ng gabi. Masasabi kong payak at simple lamang ang pamumuhay ng mga tao roon. Kahit may kadilima na ang lugar, Kuya Barry, kitang-kita pa rin namin ang magagandang tanawin na nagmumula sa baryo. Malilinis na batis, malalagong kakahuyan, malawak na taniman ng palay at higit sa lahat ay ang napakagandang tanawin na nagmumula sa bulkan, Kuya Barry. Nang mga panahong iyon, tumagos sa aming tenga ang ingay ng mga kuliglig at huni ng mga ibon sa buong kapaligiran. Gustong-gusto po talaga naming magkakapatid ang kalikasan kung hindi niyo po na itatanong, Kuya Barry. May ilang minuto na rin kaming natulala at namangha sa aming kinatatayuan. Maya-maya pa, napagdesisyonan naming magkakapatid na sasakyan na lamang magpalipas ng gabi. Wala po kasi kaming kakilala sa lugar na iyon. Matapos maghapunan ay agad na kaming naghanda upang matulog. Aaminin kong hindi ako komportable, Kuya Barry. Ngunit sa kabutihang palad ay nakatulog naman ako ng mahimbing. Hanggang sa ginising ako ng mabibigat na yabag ng mga paa. Agad kong nilibot ang aking paningin sa aming kinalalagyan, Kuya Barry. Mahihimbing na ang kanilang tulog at humihilik pa nga ang iba. Nang madako ang aking paningin sa harapan, nakita ko ang aming driver na gising pa at animoy may sinisipat. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Mang Lito, Kuya Barry. Nang makita ako ni Mang Lito, agad niya akong sinenyasan na manahimik. Nang madako ng aking paningin sa bintana ng sasakyan, nakita ko ang tatlong kalalakihan sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Talagang kinilabutan ako, Kuya Barry, at dahan-dahan kong tinungo ang kinaruroonan ni Mang Lito. Ayon sa kanya, mga aswang ang nagmamasid sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nalaman ni Mang Lito dahil sa kumukulo ang langis na nasa bulsa niya. Ang langis ay pamana ng lolong albularyo ni Mang Lito. Bit-bit niya ito saan man siya magpunta. Lalo na po nang malaman ni Mang Lito na tutungo kami sa isang liblib na probinsya. Matapos naming makapag-usap ni Mang Lito, iniabot sa akin ni Mang Lito ang supot ng asin. Agad naming nilagyan ng pinto at mga bintana ng sasakyan, Kuya Barry. Hindi na po naming ginising ang aking mga kapatid dahil sa baka matakot at mataranta ang mga ito. Mga ilang minuto ang lumipas, Kuya Barry. Isang malakas na kalampag ang aming narinig sa aming bubungan. Biglang naalipungatan ang aking mga kapatid. Takang-taka sila kung ano ang nangyari at saan nagmula ang ingay na iyon. Napamura si Mang Lito, Kuya Barry. Napagtanto ng matanda na malakas na uri ang mga iyon dahil sa hindi ito naapektuhan
ng kanyang pangontra. Walang pagdadalawang isip at pinaharurot ni Mang Lito ang sasakyan. Paglingon ko sa bandang likuran. Bumungad sa akin, Kuya Bari, ang taong animoy mga aso. Mapupula ang mga mata. Matatalim ang mga kuko nito at maiitim ang katawan. Sa kaligitnaan ng aming biyahe, doon na namin ipiniliwanag ni Mang Lito ang buong pangyayari sa aming mga kasama. Bakas sa mukha ng mga ito ang takot at pagkabigla. Maya-maya pa ay may narinig na naman kaming kalampag sa aming bubungan. Doon na po talaga ako sobrang kinabahan, Kuya Bari. Pinaghahampas ng nilalang na nasa bubungan ang aming bintana. Basag po ang dalawa at ang masaklap pa na tamaan ng nagsitalsikang bubog ang aking ate. Mabuti na lamang at hindi po napuruhan siya, Kuya Bari. Tarantang-taranta na po talaga kaming lahat. Hanggang sa maya-maya pa ay may hindi po inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla pong napapreno ng malakas si Mang Lito. Agad namang bumungad sa aming harapan ang isang babae. Bilugan ang maiitim na mga mata at napakahaba ng balahibo sa katawan. Ang buong akala namin, Kuya Bari, aatakihin kami ng nilalang na iyon. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, dali-dali itong tumungo sa aming likuran at nakipagbuno sa tatlong kalalakihan. Masasabi kong mas malakas, mas maliksi at mas nangingibabaw ang babaeng iyon, Kuya Bari. Napatanga kami noon sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Binigyan na kami ng pagkakataong tumakas, ngunit hindi pa rin namin nagawa ito, Kuya Bari. Namangha at naaliw kami sa panonood, maging si Mang Lito at ang aking mga kapatid. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang ihip ng hangin, Kuya Bari. Batid kong nahihirapan na ang babae nang pagtulong-tulungan na siya ng tatlong kalalakihan. Nagawa niya pong mapatay ang isa. Kitang-kita ko ang karumaldumal na pagkitil ng babae, Kuya Bari. Gamit ang matatalim na kuko, agad niyang ginilitan ang lalaki sa liig at hinatak ang ulo. Hindi pa ito nakontento. Nilamon po ng babae ang ulo at agad na sumirit ang napakaraming dugo. Halos maalibadbaran po talaga ako sa mga nasaksihan ko, Kuya Bari. Ngunit wala po talagang malakas sa marami. Nagawa man niyang mapatay ang isa, ngunit sobrang dami na rin ng pinsala ang kanyang natamo. Hanggang sa ilang minuto pa ng pagbubuno ay nagawa niyang maubos ang mga ito. Nakita kong sumalampak ang babae sa lupa at sobrang nanghihina. Sa di malamang dahilan, Kuya Bari, dali-dali kong tinungo ang labas at pinuntahan ang babaeng tumulong sa amin. Nagulat talaga ako nang makita ang pagbabagong anyo nito. Siya po yung matandang lalaking uugod-ugod na nakaalitan ni Kuya. Ang buong akala ko ay babae dahil sa mahaba ang buhok nito. Nabigla ako, Kuya Bari, nang makita kong may luha na tumutulo sa kanyang mga mata. At sa hindi inaasahang pangyayari ay mahigpit akong niyakap nito, Kuya Bari. Takang-taka talaga ako sa mga nangyayari hanggang sa inilabas niya ang isang singsing. Ayon sa matanda, nahulog ito mula sa aking bulsa nung tinutulungan ko siya.
Kinuha niya ito dahil animoy pamilyar sa kanya, Kuya Barry. Kung hindi niyo po naitatanong, ang singsing pong ito ay pinatago lamang sa akin ng aking mama. Hindi nagtagal, inilabas niya mula sa bulsa ang isa pang singsing. Pinagmasdan at kinilatis ko ito. Ang nakaagulat dito, Kuya Barry, nakita kong parehong-pareho ang disenyo nito sa singsing na hawak ko. Patuloy ko itong pinagmasdan at halos hindi talaga ako makapaniwala sa aking natuklasan. Kitang-kita ng aking dalawang mata na nakaburda dito ang aming apelyido, Kuya Barry. Pareho sa singsing na pinatago sa akin ng aking mama. Nang mga oras na iyong, Kuya Barry, napatagpi-tagpi ko na ang mga bagay-bagay. Hanggang sa mas lalong lumakas ang aking kutob nang ipakita ng matanda ang isang litrato. Yun po ay ang litrato ng aking mama. Napaluha na lamang ako nang hindi ko namamalayan. Doon ay ipiniliwanag ng matanda ang lahat. Ayon sa matanda, nagawa niya kaming iwan dahil sa marami ang nagbabanta sa kanyang buhay. Ayaw na rin niya kaming madamay, Kuya Barry. Kahit masakit man, ay pinilit niya na lamang na maging matatag alang-alang sa pamilya. Nung mga oras na iyon, doon ko napagtanto na siya ang aking ama. Sinubukan naman kaming hanapin ang aking ama, ngunit hindi na niya kami nahagilap. Pumalahaw po talaga ako sa pag-iyak nang marinig iyon, Kuya Barry. Masaya ako sa wakas. Nakita ko na ang aking ama. Ngunit malungkot naman dahil nasa bingit na ito ng kanyang kamatayan. Hindi ko namalayan na nasa likuran na pala ang aking mga kapatid, maging si Mang Lito. Humingi agad ng tawad ang aking kuya sa kanyang mga nagawa at nagsiiyakan na rin ang mga ito. Hindi namin lubos akalain, Kuya Barry, na ama pala namin ang binubugbog niya. Kitang-kita ko ang panlulumo at pagsisisi ng kanyang mukha. Nagpapasalamat kami sa kanyang ginawa at nakita kong ngumiti ito ng bahagya. Maya-maya pa ay nawala na ito ng hininga. Sinubukan kong kapain ng pulso, ngunit wala na po talaga, Kuya Barry. Sa kalagitnaan ng aming pagdadalamhati, nasipat ko ang isang sisiw na lumabas sa bunganga ng aking ama. Ngunit hindi ko na lamang ito pinagtuunan ng pansin. Agad na naming binaybay ang daan papauwi kasama ang bangkay ni Papa. Tahimik ang lahat ng mga oras na iyon. Pagkarating namin ay sobrang nalungkot ako para sa aking ina. Inabutan niya ang aking ama na isa ng malamig na bangkay na lamang. Ni hindi man lamang ito nahagkan o nagawang makausap nung nabubuhay pa ito. Binigyan namin ng maayos na libing ang aking ama. Matapos ang mga pangyayari, napansin ko ang malaking pagbabago ng aking kuya. Naging maayos ang aming pakikitungo sa bawat isa at marami kaming natutunan sa aming naranasan. Ngunit sa kasamang palad, hindi nagtagal ay sumunod na rin ang aking ina sa aking ama. Ganun pa man, sana ay masaya na sila pareho kung saan man sila naroroon, Kuya Barry. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Gumagalang
Arman. Sa isang tagong bayan, isang ospital ang may bahid ng dugo, luha at kasakiman. Isang tahimik at malaking pagamutan na kung inyong pagmamasdan ay aakalain ninyong isang ordinaryong establishmento lamang ito. Lingid sa kaalaman ng lahat na sa pagkagat ng dilim ay may misteryong nakakubli sa likod ng ospital na ito. Iyon pala ay isang nakasusuklam na ospital ng mga aswang. Magandang araw, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ernesto. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay napapatungkol sa kalagim-lagim na sinapit ni Anton sa isang ospital. Si Anton po, Kuya Barry, ay ang matalik na kaibigan ni Lolo. Nalaman ko ang kakilakilabot at nakakapanindigbalahibong istorya ng kanyang buhay dahil palagi siyang inaikikwento sa akin ni Lolo. Si Lolo po at si Anton ay parehong nagtatrabaho noon sa isang pabrika dito sa Maynila. Isang araw ay nabalitaan ni Anton ang nakakalungkot na pagpanaw ng kanyang ina. Dahil po doon ay kaagad siyang nagpaalam sa kanyang amo upang makauwi siya sa kanilang probinsya. Sumakay si Anton ng bus pauwi. Tatlong araw ang biyahe bago siya makarating sa kanilang lugar. Inabutan sila ng gabi sa daan. Hindi na niya batid kung nasa ang lugar na ba nakarating ang kanilang sinasakyang bus. Alam ni Anton na malayo pa ang kanilang destinasyon kaya minabuti na lang niyang umidlip muna. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe habang madilim ang paligid ay nakaamoy ang mga pasahero ng nasusunog na goma ng gulong. Palusong pala ang kalsadang tinatahak ng kanilang sinasakyang bus. Napuno ng hiyawan ang loob ng bus noong sinabi ng driver na nawalan sila ng preno. Maswerte si Anton sapagkat ang kanyang kinauupuan ay malapit sa bintana. Gamit ang kanyang mabigat na bag ay pinaghahampas niya ang bubog ng bintana hanggang sa ito'y mabasag. Aligaga si Anton na lumusot sa bintana at tumalon doon upang maisalba ang kanyang buhay. Nahiwa pa ng bubog ang ilan niyang balat at noong siya ay makatalon ay napasadsad siya sa magaspang na sementong kalsada na naging dahilan sa maraming galos na natamo ng kanyang katawan. Marami rin ang mga pasaherong nakatalon habang ang iba ay kasama ng bus na nahulog sa bangin. Ilang minuto lamang ang lumipas ay may mga nagsidatingan na grupo ng mga tao. Tinulungan nila si Anton at dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang gabing iyon ay hindi alam ni Anton kung saang lugar nangyari ang aksidente. Sa sobrang sakit at pagod na kanyang nararamdaman ay hindi niya naiwasan ang mawalan ng ulirat. Nagising na lamang siya na naroroon na nakahandusay sa marahong lupa. Masyado na daw kasing marami ang mga pasyente sa loob ng ospital kaya mas inunang ipinasok doon yung mga may malulubhang pinsala. Si Anton ay naroroon pa sa labas ng animoy abandonadong ospital. Kasama niya ang ilan pang mga pasaherong hindi naman malubha ang sugat. Noong ilibot ni Anton ang kanyang tingin sa paligid ay nagulat siya. Isang antigo at malaking ospital ang kanyang natanaw. Ngunit mas nagulat siya dahil ang ospital ay nakatayo mismo sa gitna ng isang kagubatan. Ay, may ospital pala dito sa gitna ng kakahuyan. Ano kayang lugar ito? Tanong ni Anton sa kanyang sarili. Hindi kasi siya makapaniwala sa kanyang natunghayan. Nakita niyang nilulumot na ang pader ng ospital. Ang ilang bintana naman noon ay basag-basag na rin. Napansin ni Anton ang isang babae sa pangatlong palapag ng gusali na naroroong nakatayo sa may bintana. Haplos-haplos ng babae ang bubog ng bintana na tila ba humihingi ng tulong.
kalaunan ay dumikit ang mukha ng babae sa salamin ng bintana, kasunod noon sa pagpinta ng dugo nito. Nagulat si Anton sa kanyang nakita. Kinusot niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang baka pinaglalaroan lamang siya ng kanyang guni-guni. Ngunit nang tignan niya muli ang babae sa bintana ay wala na ito roon. Tanging dugo na lang sa salamin ang naiwan. Hindi niya na lamang ito masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Mukhang abandonado ang ospital, kaya nagdadalawang isip si Anton kung may maayos na serbisyo ba na maibibigay ang ospital na iyon sa kanila. Tangka niya mang umalis na lang, ngunit hindi batid ni Anton ang daan pauwi. Nangangamba siya na baka hindi niya maabutan ang burol o maging libing ng kanyang namayapang ina. Pinilit ni Anton ang tumayo ng tuwid, ngunit napilay pala ang kaliwa niyang paa. Hindi rin nagtagal ay ipinasok na siya sa loob ng katakatakang ospital. Inakay siya ng ilang mga taong hindi naman nurse dahil nakasuot lamang ang mga ito ng mga damit na pang civilian. Gulagulanit pa at may bahid ng mga dugo. Nang mga oras na iyon, inisip ni Anton na siguro'y dahil sa mga sugat ng mga pasyente kaya puro mantsa ng dugo ang damit ng mga taong tumulong sa kanya. Bakit ang baho ng ospital na ito? Tanong muli ni Anton sa kanyang sarili. Unang pasok lang niya ay kaagad na nasagap ng kanyang ilong ang hindi kaaya-ayang amoy sa loob ng ospital. Kasing amoy nito ang nabubulok na bangkay ng hayop at masangsang na dugo. Dinala si Anton ng mga estranghirong tao sa isang silid. Inihiga siya roon sa puting kamang may bedsheet na may mantsa ng dugo. Pagkatapos ay mag-isa siyang iniwan sa loob ng silid. Ang takot na naramdaman ni Anton ay bahagyang naibsan nang may isang pasyente pa ang ipinasok sa kinalalagyan niyang kwarto. Pare, may kakaiba ka bang napapansin sa ospital na ito? Mahinahong tanong ng isang pasyente sa nakahigang si Anton. Oo, meron. Hindi ko gusto ang mga kakaibang kilos ng mga umaasikaso sa atin dito. May nurse at doktor ba talaga dito? Tugon at tanong ni Anton sa kanyang kasama. Ang kanilang usapan ay nahinto noong may pumasok sa kanilang kwarto. Isang lalaking nanlilisik ang mga mata. Ang lalaking iyon ay may bitbit na pagkain na nakalagay sa isang maruming mangkok. Pareho silang inabutan nito ng mangkok na may nakakadiring pagkain. Animoy sinabawang lamang loob ng kung anong nilalang ang nakalagay sa mangkok. Nang maibigay na kina Anton ng pagkain, ay lumabas muli ang nakakatakot na lalaki. Halos maduwal na si Anton sa pagkaing iniabot sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Hindi niya pinilit ang kanyang sarili na kainin iyon sapagkat kahit mainit ang pagkain ay mukha itong napapanis at inuuod. Muli na namang nagtaka si Anton dahil imbis na unahing bigyang lunas ang kanilang mga sugat, inuna pa ng mga ito na pakainin ang mga pasyente. Ayon kay Anton, noong mga sandaling iyon ay inuuod na ang kanyang malalalim na sugat sa siko at tuhod. Sobra na raw talaga ang hapdi na kanyang nararamdaman hanggang sa naisipan nila ng kanyang kasama na lumabas sa kanilang kwarto at umalis na lamang doon. Nakakita si Anton ng tabla na ginawa niyang pansamantalang saklay upang mabawasan ang sakit kung ipanlalakad niya ang kanyang kaliwang paa. Marahang binuksan ng kanyang kasama ang pintuan ng kanilang kwarto. Mula sa maliit na siwang ay sinilip nila
kung ano ang nangyayari sa labas ng kinaroroonan nilang si Lid. Isang babaeng higit-higit ng lalaki ang kanilang nakita sa labas. Tumingin sa kanila ang babae na waring humihingi ng saklulo. Gustuhin man nilang tulungan ang babae, ngunit baka sila ay mapahamak din. Minabuti na lamang nilang dalawa ang magtago. Noong wala na ang tao, ay pasikreto silang umalis sa silid. Taranta silang habang lumalakad sa direksyong hindi nila batid ang patutunguhan. May narinig silang sumisigaw sa isang kwarto. Dumai sila roon at sumilip. Nagulat sila sa kanilang nakita. Natanaw nila kung papaano tinuturukan ng kalawangin na karayom yung isang pasyente sa mismong mata nito. Kalaunan, kinatay nila ang pasyenteng iyon. Ang mahabang bituka ng pasyente ay ginupit-gupit gamit ang kalawangin at mapurol na gunting. Nakita rin nina Anton kung papaano tinanggalan ng balat ang isang pasyente gamit ang isang mapurol na itak na inihilod sa likod ng mga biktima. Ngunit isang lalaki ang lumingon sa kinaroroonan nila Anton. Kaagad na nagmadaling umalis ang dalawa hanggang sa napunta sila sa isang malawak na silid na puno ng mga bangkay. Ang ilang bangkay ay pamilyar sa kanila. Mukhang ito ang ilan sa mga pasaherong kasama nila noong naaksidente ang sinasakyan nilang bus. Tila napadpad sila sa isang malawak na punerarya. Hanay-hanay ang mga bangkay sa kwartong kanilang napuntahan. Maya-maya'y natunugan nila ang pagdating ng mga taong humahabol sa kanila. Kaagad na pumailalim si Anton sa kumpul ng mga bangkay upang hindi siya maamoy ng mga nilalang na hinihinala nilang mga aswang. Unit sa kasamaang palad ay hindi nakapagtago ang kanyang kasama. Tulong! Agaw buhay na sambit ng kanyang kasama. Pinagtulungan siyang sunggaban ng mga aswang. Kitang-kita ni Anton kung papaano nilang taka ng mga aswang ang kanyang kasamang lalaki kanina. Nakahilata na iyon sa sahig. Kahit wala ng buhay ay ninangat-ngat pa rin ng mga aswang ang kanyang lamang loob. Ang dugo ay umago sa sahig patungo sa kinaroroonan ni Anton. Naghalo ang preskong dugo at nag-iitimang mga dugo sa kwartong iyon. Ang amoy ng mga bangkay ay tiniis ni Anton, maisalba lamang niya ang kanyang sariling buhay. Makapigil hininga ang tagpong iyon, Kuya Barry. Inabangan ni Anton ang pag-alis ng mga aswang sa silid. Ilang minuto pa ang lumipas bago umalis ang mga aswang, kaya matagal-tagal pa siyang nanatili sa ilalim ng mga bangkay. Noong makatiyak na ligtas na siya, ay tumayo si Anton gamit pa rin ang tabla na ginawa niyang saklay. Saka siya dumuwal ng dumuwal, bagay na kanina pa niya pinipigilan. Pasimpleng naghanap si Anton ng ligtas na madadaanan palabas sa ospital na iyon. Sunod-sunod na hiyawan ng mga tao ang kanyang naririnig. Nangangahulugan na pinagpipiestahan na ng mga aswang ang ilang mga pasyente. Sinamantala ni Anton ang pagkakataong iyon upang makalabas siya sa ospital ng mga aswang. Sa kabutihang palad, Kuya Barry, nagawa ni Anton ang makalabas sa ospital ng mga aswang. Hindi niya namalayang gabi na pala. Doon niya napagtanto kung bakit agresibo ang mga aswang. Dahil dumulog na pala ang dilim. Pinilit niyang iapak ng tuwid ang kanyang paa. Noong una ay paika-ika siyang naglakad, ngunit nang mapansin niyang may nakakita sa kanyang aswang, ay nagawa niyang ilakad ng tuwid ang kanyang mga paa. Dala na rin siguro ng matinding takot na nararamdaman niya nung mga oras na iyon. Kung kaya't kahit madilim ang paligid, ay pinilit pa rin ni Anton ang tumakbo ng mabilis, makalayo lamang sa lugar na iyon. Hindi rin niya maiwasan ang matapa dahil bahagya niyang nararamdaman ang kirot ng kanyang pilay
at mga sugat. Sinuyod niya ang masukal na agubatan kahit na siya'y nasusugatan ng mga sanga at ilan pang mga tinik. Nararamdaman ni Anton na may mga aswang na humahabol sa kanya. Mabuti na lang ay muli siyang nakakita ng tumpok ng mga bangkay sa gitna ng gubat. Pumailalim siya ulit doon upang hindi maamoy ang kanyang dugo. Doon na niya napagpasyahang magpalipas ng dilim hanggang sa dumating ang umaga. Labis ang nginig at luha na napakawalan ni Anton noong makita niya ang sinag ng araw. Nagtaka na lamang si Lolo noong bumalik si Anton sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sugatan ito at gulagulanit ang damit. Pinili raw na bumalik ni Anton kaysa ang tumuloy pa sa probinsya nila dahil wala na itong pera. Ikinuwento ni Anton kay Lolo ang kakilakilabot na karanasang dinanas niya doon sa ospital ng mga aswang. Tanging si Lolo lamang ang naniwala sa kanya. Tinanong ni Lolo kung saang lugar matatagpuan ang ospital na tinutukoy ni Anton, ngunit tuluyang nasiraan ng bait si Anton. Naalis na rin ito sa trabaho. Naghalo-halo na ro kasi ang trauma at problema ni Anton na naging sanhi ng kanyang pagkabaliw. Hindi rin kasi nito natalaw at nakitang inilibing ang nooy na mayapa niyang ina. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Barry, ay nagsasalita ng mag-isa si Anton. 72 anyos na siya at hindi na namin makausap ito ng matino. Umiiyak, tumatawa at minsan ay nagsusumigaw siya sa tuwing may nakikita siyang bus. Magpasa hanggang ngayon ay naluluha pa rin ang aking lolo sa tuwing maikikwento niya ang karanasan ng kanyang matalik na kaibigan. Walang nakakaalam at nakatuklas sa mahiwagang ospital na iyon dahil hindi ito naituro ni Anton noong matino pa siya. Naging bulong-bulungan din sa aming lugar at kumalat ito dahilan para mag-alala ang mga taong nakarinig. Hindi man Kuya Barry kapanipaniwala ang lugar na iyon, ngunit hindi ko ninanais na mapadpad sa karimari-marim na lugar na iyon na tinatawag nilang ospital ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry, at sana po ay mapiling nyo ring basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Ernesto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.